Mainit na pinagpipiestahan ngayon ng mga netizens sa social media ang Guess the Bill Challenge issue kung saan tampok ang pangalan ng ilang influencer at maging beauty queens. Kasama sa mga nasangkot ang anak ni Kuya Kim na si Eman Atienza at ang Miss World Philippines 2024 na si Krishna Gravides. Sino-sino pa ang mga kasama nila at ano ang kanilang mga reaksyon tungkol sa issue? The Philippine Showbiz List presents Sino-sino ang mga kasama nina Eman Atienza at Krishna Gravides sa Guess the Bill Challenge issue? The women in Guess the Bill Challenge issue. Sa nasabing Guess the Bill Challenge, mapapanood sa ngayong burado ng TikTok video sina Krishna Gravides at Eman Atienza kasama ang apat pa nilang kaibigan na nasa isang birthday dinner sa isang mamahaling Japanese restaurant. Matapos silang kumain, naghulaan ang magkakaibigan kung magkano ang total bill nila. Kung sino raw ang makahula kung magkano ang total bill nila ay siyang magbabayad. Kung saan si Krishna ay humula ng 130,000 pesos. Bilang pinakamalapit sa aktwal na bill na umabot di umano ng 133,423 pesos and 99 centavos, ipinakita si Krishna na naglabas ng kanyang wallet at card upang magbayad. Ngunit ang katuwaan nilang ito ay pinutakti ng matinding batikos dahil umano sa labis sa pagpapakita nila ng karanyaan habang maraming Pilipino ang nahihirapan sa buhay. Maraming manonood ang agad na nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon na ang ilan ay tinawag na ang content ay tone deaf sa harap ng tumataas na hirap ng ekonomiya. Nagpasimula din ito ng mga talakayan tungkol sa privilege at pagpapakita ng labis na luho. Sa isyong ito, nangunguna ang pangalan ni Eman sa inula ng kritisismo lalo na sa pribilehiyong nakukuha niya bilang nagmula siya sa kilalang angka ng showbiz at politika. Ang 18-year-old na si Eman ang bunso sa tatlong anak na mag-asawang Kim Atienza at Felicia Hong. Noong nakaraang 2024 GMA Gala Night, nakita si Eman na kasama ni Kuya Kim bilang partner at nagtagumpay din siya sa pagbuo ng malakas na online presence sa kanyang mga social media platform. Lumaki sa isang international school kaya aminado si Eman na hindi siya gaanong magaling magsalita ng Tagalog. Sa kasalukuyan, siya ay nasa isang gap year sa pagitan ng high school at college. Katulad ni Eman, ay pinutakti din negatibong komento ng mga netizens si Krishna Gravides, isang youth advocate. Ang 23-year-old beauty queen na si Krishna ay kilalang kilala sa pageant world na sa dami ng patimpalak na kanyang nilahukan. Si Krishna ang hinirang na Miss World Philippines 2024 at ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa Miss World 2025. Maliban kay Krishna, kasama din sa Guess the Bill Challenge issue ang kapwa niya beauty queen, ang 26-year-old Filipino-American na si Michelle Arceo. Veterana na din sa pageantry noong 2022, lumipad si Michelle sa India kung saan siya ay nakipagkompetensya sa Miss Environment International Beauty Pageant at idiniklara bilang first runner-up. At sa ginanap na Reina Hispano-Americana 2023 noong January 2024, si Michelle ang itinanghal na second runner-up. Nagtapos man sa ikalawang pwesto, pinabilib naman niya ang lahat sa kanyang waling-waling national costume na tunay na nagpakita ng ganda ng isang Pilipina. Bukod sa pagiging beauty queen, si Michelle ay isa ring fashion model na nagdalakad sa mga runway para sa manalaking brand tulad ng Bench. Sa katunayan, naging bahagi siya ng Bench Fashion Week noong nakaraang taon. Sa Instagram, ibinunyag ni Michelle na isa sa kanyang mga favorite school subjects ay ang history. Tulad ni Taylor Swift, siya rin ay isang cat mom. Gumawa pa siya ng photoshoot kasama ang kanyang pusa na si Chai. Siya rin ay isang tagahanga ng musika na mahilig dumalo sa mga concert. Nasilayan din sa viral video ang 21-year-old beauty queen na si Ariana Charlize Pantaleon. Ipinanganak sa mga magulang na Filipino sa Toronto, Canada, si Ariana ay mayroong degree sa public speaking and communications. Bata pa lang ay gumawa na din siya ng pangalan sa beauty contest.
Katunayan si Ariana ang kinoronahan ng Philippine-Canadian Charitable Foundation bilang Little Miss Philippines Canada 2012 sa Pinoy Fiesta and Trade Show sa Toronto bilang tagapagtaguyod laban sa domestic violence at kumakatawan sa Filipino community sa Canada. Sinubukan ni Ariana ang kanyang swerte sa ginanap na mutya ng Pilipinas 2024 noong September 6. Hindi man nauwi ang pinaglalaban ng corona, si Ariana ang hinirang na Environment International Philippines 2024. Kasama din sa Guest the Bill Challenge issue ang pangalan ng social media personality at singer na si Ryla Tumakin. Sa mabilisang pag-scroll sa kanyang Instagram feed, makikita ang ilan sa kanyang pinagkakaabalahan at isa na nga rito yung pagtahak niya sa music scene. Noong nakaraang taon, nilabas ni Ryla ang kanyang unang single na Bite sa ilalim ng independent record label na OC Records. Kapansin-pansin din ang close bond niya kina Krishna, Ariana at Michelle. Nasilayan din sa viral dinner video na kasama nina Eman at Krishna ang 21-year-old Nigerian model na si Jamila Jibrin. Sa kanyang Instagram feed, makikita ang ilan sa kanyang modeling works. Samantha Panlilio and beauty queens joining Guest the Bill trend. Hindi lang mga netizens ang nag-react sa isyong ito, kundi maging ang beauty queen at youth advocate na si Samantha Panlilio. Si isang panayam nang matanong si Samantha tungkol sa Guest the Bill trend, sinabi niyang nagiging tanda ito ng insensitivity at bragging. Anya, there are a lot of people struggling and the economy is still recovering sadly from COVID, right? So I think let's just be more sensitive and aware. And kung hindi mo kailangan magyabang, huwag na. What's the point, diba? Nasangkot sa isyong ito ang kapwa niya beauty queens. Sa ex, agad na nag-tweet si Samantha upang linawi na ang kanyang sagot sa naturang panayam ay tungkol sa pangkalahatang pananaw niya sa mga beauty queen na ipinapakita ang kanilang mga bill sa hapunan na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Dagdag pa ni Samantha, hindi niya alam ang buong konteksto o na ito ay tungkol sa isang social media challenge na ginawa ng isang partikular na grupo ng tao. Binigyang diin din niya na sila ni Krishna ay mabuting magkaibigan. Krishna responds to viral clip of her paying over 130,000 pesos for dinner. Dahil na rin sa kaliwat ka ng batikos na natatanggap kung saan si Krishna ang nagbayad ng humigit 100,000 piso sa kanilang Girls Night Out sa kanyang Instagram broadcast channel nitong September 25, nilinaw niya na hindi totoong siya ang nagbayad ng ganun kalaking bill. Wala raw siyang kakayahang bayaran ang ganun kalaking bill sa isang kainan. Hindi nga raw siya nagsiselebrate na kanyang sariling kaarawan para makatipid. Hindi rin ikinaila ni Krishna na laki siya sa hirap at lalong hindi siya mayaman. Dahil sa backlash na pagtanto raw niyang maging maingat at sumali o gumawa ng mga ganoong video, humingi rin siya ng dispensa kung may mga na-offend man sila sa nasabing video. Eman cries foul over hate on 130,000 pesos meal. Kung si Krishna ay humingi ng paumanhin sa kanyang pahayag, si Eman ay kumuha ng ibang pananaw. Sa isang follow-up na TikTok video noong September 25, nilinaw niya na ang naturang dinner video ay joke lamang. Ayon kay Eman, ito ay isang birthday treat ng kanyang kaibigan at ito ay binayaran ng ahensya ng kaibigan. Pero kahit na nagbayad daw siya ng ganong kalaki, kahit na mayroon silang ganong halaga ng pera, karapatan at kalayaan nila itong gamitin ayon sa nais nila mula sa kanilang kinita. Tinugunan din niya ang isang artikulo na inilathala tungkol sa insidente. Tinukoy si Eman bilang sa receiving end ng kritisismo dahil sa nilalaman ng kanyang video sa nakasulat na Check Your Privilege. Giit ni Eman, alam niya ang kanyang pribilehyo bilang anak ng mga mayayamang magulang at bukas sa katotohanan isa siyang nepo baby. Pinagtanggol ni Eman na kanyang karapatang gumastos ng kanyang pera ayon sa kanyang nais. Kinikilala ang kanyang mga pribilehyo, ngunit iginiit na hindi niya obligasyon bilang isang teenager na ipamahagi ang kanyang yaman. Idinagdag ni Eman na ang ganitong klase ng gastos ay maaaring mukhang labis para sa marami, pero hindi ito naiiba sa mga ginagastos ng ibang mayayamang individual sa pribado. Kini-question niya kung bakit siya lamang ang tinutukoy, habang ang iba pang mayayamang individual, kabilang ang mga paboritong celebrity tulad din na Taylor Swift, BTS at Nadine Lustre, ay tila nakakaligtas sa parehong kritisismo kahit na kumikita at gumagastos ang mga ito ng mas malaki
kesa sa kanya. Sa gitna ng kanyang depensa, hinihimok ni Eman ang kahalagahan ng pagtuon ng energy sa mas meaningful forms of activism sa halip na atakihin ang mga individual online. Ipinaliwanag ni Eman na bilang isang teenage girl, hiniya responsibilidad na ayusin ang agwat ng yaman sa bansa sa kabila ng karaniwang paniniwala. Nakita niya ito nakakainis na ang mga tao ay pinipili kung ano ang kanilang magiging aktivismo. Ayon kay Eman, kung talagang may issue ang mga tao sa agwat ng yaman o sa mga taong nasa hirap, may mga paraan upang makatulong na hindi nangangailangan ng pag-atake sa isang teenage girl. Itinuro niya na maaari silang magtaguyod para sa mga nangangailangan o mag-volunteer na libre at nagawa na niya. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagbigay si Emma ng suhestyon na makipag-usap sa lokal na pamahalaan at gumawa ng aksyon dahil mga ganitong pag-atake ay hindi nagdadala ng anumang positibong pagbabago. Sa kanyang palagay, wala itong epekto sa ekonomiya o sa bansa, kundi nagdadala lamang ng puot sa usapan at umaatake sa isang hindi kilalang tao.